Channel ko. It's December 31 at kung saan New Year na ngayon. Alam ko hindi lang dito New Year, no? And New Year sa buong mundo. Kung hindi man ngayon, bukas. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga kaganapan baka maganap kayo ng upload ko sa akin ngayon. Well, December 31, nag-shoot tayo but I don't know kung kailan ko ito ma-upload. And yes, i-share ko lang sa inyo itong araw ko. Kung ano nga ba pinagkakabisihan ko sa mga ganitong araw. Pagpasensya nyo na kung medyo may butas-butas yung damit natin, no? Well, alam naman natin, no? Mas maraming butas ay mas masarap ibang bahay. Ayan. And so, for today's video, mga ka-channel ko ito. Actually, ito yung mga lulutuin ko ngayon dito sa bahay namin. Kung makikita nyo, may mga presyo pa, no? Actually, we have buchon, lechon belly, beef machado, buttered shrimp, pork adobo, ham and spaghetti. And mamaya, meron tayong takoyaki na kung saan eh, in-order ko. Ayan, kung makapansin nyo, madami siya, pero tagi-isang kilo lang yan. And then yung iba, 2 kilo. Kasi konti lang kami, actually. We're just 4 or 5 person lang kaming kakain. Kaya, yeah, madami po tayo, pero kukonti lang ang quantity niyan. So, ito, pinaprefer ko na. Ayan, ang lechon belly natin, tapos ko na siyang pakuluan, tapos ko na siyang i-steam, i-pressurize. Mamaya, papalutungin na natin yung balat niyan. Ninong Rai, baka naman. Alright, so ito yung mga meats natin. Yan, to para mamaya. Mamaya ko na siya asikasuhin para, ayun, mamayang gabi, mainit pa din yung kakainin namin, no? Kasi baka mamaya sa sobrang excited ko, no? Niluto ko lahat. Pagdating ng mamayang gabi, inapanis na yung iba or lumamig na alam naman natin ang pagkain na hindi masarap pag lumalamig. Hi, Mangi! Guys, aso ko nga pala. Yan, 8 years old na siya. Wow, parang nakatumingin sa camera. Ito nga pala, di ba nung nakaraan tayo'y nagpa-agaw or namigay ng tagbebente sa mga bata dito. Ngayon, well, hindi, kapag bagong taon na yun, hindi mahalaga kung papel yung ipapaagaw mo. Which is, mas mabuti nga kung barya ang ipapaagaw mo. Well, ang magiging concept natin ngayon mga ka-J Channel ko is hindi ka magbibigay ng pera. Kundi magpapaagaw lang tayo ng barya na galing sa pamilya namin or galing dito sa bahay namin. Bakit? Para ma-share namin yung kung ano man yung blessings na nakukuha namin sa pamahiin na ganito, no? Kung ano nga ba yung blessings namin dito sa bahay, itong barya na to, no? Sa pamamagitan ng barya or using these coins na ipapaagaw namin or i-share namin sa mga bahay-bahay dito, sa mga bata, sa mga bahay ng kapitbahay namin. Yan, gusto lang namin kung ano yung pamahiin namin eh, i-share ko din sa kanila or kung ano yung blessings na natatanggap namin for the past whole years or for the past few years na itong mga nakaraan eh. Gusto ko, gusto namin i-share talaga to. Kaya kung makita nyo to guys, yan. Madami yan. Ito, around nasa 1,000 or 2,000. Then ito pa, meron tayo dito na halo-halo. Assorted, 10 pesos, 5 pesos. Yan. Actually, pare-parehas na ang kulay ng ano eh, ng barya natin ngayon. So, may 5 pesos na mukhang piso. Yan. So, yan guys, ilang oras ang nakalipas sa pagpasensyahan nyo na hindi pa ako naliligo mamaya na siguro after magluto kasi panigurado, matatalsikan, madudumi ang patayan yan. So, we are now cooking mechado. Yan. Actually guys, alam nyo, ayoko nagluluto sa ganitong lutuan which is induction cooker. Napakabagal compared sa apoy and yeah, comment down below kung naniniwala kayo na mas masarap pa rin yung mga pagkain na luto sa apoy mismo. Or sa mga gas stove natin, compare dito. Dito nababagalan ako magluto mga ka-channel. So yun, nag-video na ako baka mamaya, hindi ko na kayo ma-update at hindi ko na maituloy itong vlog na to. Ayan, at least meron tayong clip, nagluluto ako and then dinidefrost ko na yung iba nating lulutuin pa. Ito yung mga baka natin. Pagpasensyahan nyo yung lababo namin. Medyo magulo na. We have shrimp. Yan, para sa butter shrimp natin. And then, we have liempo here para sa ating adobo. Yan. Para sa mga hindi nakakalam, no, mas masarap ipang adobo ang liempo. Bakit? Kasi hindi dry. Hindi magiging sapal yung mga kinakain yung laman pag adobo nyo e liempo. Bakit? Kasi meron siyang layer.
laman, taba, which is ayun yung nakakapagpamoist sa luto nyo or nakakapagpamoist doon sa laman. Okay, ang ginawa natin mga kajayanan ko, kanina diba nagigisa tayo? Ngayon, nilagyan ko na siya ng tubig at nilagay ko na yung karne natin, which is kamto ang ginamit ko. Bakit kamto ang ginamit natin? Hindi normal na laman ng baka, hindi laman lang ng baka ang inilagay natin. Bakit kamto? For my own explanation, ang kamto is para siyang liempo ng baboy, no? Kumbaga, well, doon ko siya na i-explain or doon ko siya na ihalintulad. Bakit? Ang kamto kasi nakita ko siya, laman taba, which is alam nyo naman ang baka kapag kinakain natin at puro laman lang, sumasapal. Alam nyo, nguya na lang kayo ng nguya pero wala na kayong nalalasahan kundi fiber na lang ng baka. Well, ito, kamto ang pinili ko at isi-sear natin siya or ipipressurize natin siya ng siguro mga ilan oras. Bakit mga ka-dewitanel ko? Para magmantika siya, para lumabas yung beef flavor niya. And at the same time, na-absorb nyo na yung tomato and tomato paste na inilagay natin dyan. So, yan, titimplahan ko na lang yan and then tatakpan natin siya. Well, mamaya tingnan natin kung ano yung kalalabasan netong beef mechado natin. Okay guys, ito na yung itsura niya. Nilagyan natin siya ng bay leaves or laurel. And then, patis to taste. And konting asin at paminta. Yan, kulang pa ako ng konting asukal para may sweetness naman. Hindi puro asim na nanggagaling sa tomato natin na fresh at tomato paste na nakapack. Yan, mamaya, hintay lang natin yung asukal and then tatakpan na natin siya. And then proceed na tayo sa iba nating dish for tonight. Kung matatanong nyo kung bakit isinara ko yun nang wala pang carrots at patatas, well, ito ang diskarte na gagawin natin or technique, no? Kundi ipiprito muna natin ang iwalay si patatas at si carrots. Bakit? Kasi because of the maillard or yung pagkatusta ng carrots at saka ng patatas, nagkakaroon yun ng sweetness flavor. Na kung saan ito, pag naluto ito mamaya, ito yan, tutustayin pa natin ng konti yan, no? And uubusin muna natin yung sabaw ng mechado natin. Kapag medyo tuyo na at pwede nang ilagay ito nang hindi siya ma-overcook, tsaka lang natin siya ilalagay. Kasama nung bell pepper. Para alam nyo, hindi siya masyadong durog at hindi siya nag-absorb ng lasa doon sa mechado natin. Yan. Buti na lang, meron tayong fryer na ganito, no? Mas madali. Then ito, mamaya, na-next na natin to dito sa may turbo. Yan, dito natin siya sasalang, guys. 12 seconds later. Okay, guys, makalipas na siguro 3 minutes or 4 minutes ng pagde-deep fry natin sa kanya, ayan na yung magiging dapat na maging itsura niya. Yan. Yung medyo na crispy pie na yung mga kanto niya at at the same time, medyo kumulubot na yung carrots. And actually, yan, pwede nyo na nga, ano yan, papakin yan, matamis na yan. Okay, ngayon, ito na. Narinig nyo? Pumipito na yung pressure cooker natin at piniprare ko na rin itong pang spaghetti natin. Ano nga bang special sa spaghetti ni Kajay Channel? Ito, may kanin pa itong lumalabas. Well, mga Kajay Channel ko, wala naman special dito. Actually, ako, galing ako Malaysia, no? Sawa na akong kumain sa, di naman sa nagyayabang, no? Pero ang mga spaghetti kasi doon, technically speaking, syempre mas angat or mas iba yung level ng spaghetti sa ibang bansa compared sa mga pangkaraniwang nakakain natin dito sa Pilipinas. Well, ang gagawin ko lang naman spaghetti, instead of ground pork or beef, ang ilagay ko, bacon. We have bacon and of course, hindi mawawala sa spaghetti natin mga Pilipino is itong hotdog. Ayan, we have hotdog here. Pagpasensya nyo, nakatabi ng CR yung ano namin, no? Ayan, and then lalagyan ko rin siya ng konting ground pork mamaya. Tayo dito at maghihiwala ko ng bawang sibuyas para maigisa na natin yung sauce ng spaghetti natin. Wala kasi akong malapagan ng camera dito, mga kajayjanan. Hindi ko alam kung saan angulo, no? Kaya pinapatay ko, update na lang tayo. So, mamaya, pakita ko sa inyo kung ano nangyayari dito sa kusina ni Jay Channel. Guys, update lang sa mga nangyayari. Actually, it's already 10:30. Yan, kung makikita nyo, orasan 10:30 na ngayon. At ito na yung handa namin. As of now, yan. What we have here is a bunch of takoyaki. Yan. Maybe next year or this coming year, mag-bibistes tayo ng ganyan. And we have pasta and a little bit of adobo. Kasi pag nilagay ko lahat dyan sa lamesa, lalamig na. And then, ito naman yung garlic shrimp natin. Yan, ewan ko kung nakikita nyo na yan. Garlic shrimp natin. Patayin na natin. It might get overcooked. And our sauce for the pasta. And then, ito naman, mga kadayjanay ko. Napagpasensyahan nyo na. Mag-isa lang kasi ako nag-video, no? Hirap ng ganito pala. Wait. Ayaw niya magpabukas. Ayaw niya magpakita. Alright, guys. This is our mechado. I don't know kung nakikita nyo ng malinaw. Dito ka sa liwanag. Magpakita ka. Yan. That's our mechado. Okay, matagal-tagal ko siya niluto. Medyo napalaban ako dyan, guys. And this is our
Yun! Yan! Manutong-lutong na, guys! Oh. Yan! From the scratch ako gumawa niyan. Actually, madali lang naman siya. Pasensya niya, medyo ano ha? Medyo messy. Yan siya bali, guys. Paikutin natin. Yun! Manutong na, guys! Oh. Our lechon Cebu, and later on, tatry natin imukbang lahat tong luto ko. But for this time, maliligo muna tayo. Nalilimahid na ako, guys, hindi lang nata sa camera, pero napaka oily na ng mukha ko dahil kanina pa ako nagluluto, siguro mga 6 or 7. And yeah, mga ka-Jojanic, ang next clip na natin eh siguro nagpapaagaw na tayo or kumakain tayo dito sa loob ng bahay. Guys, katatapos na namin kumain. Yan, in-advance na namin ng ilang minutes yung medianolte namin eh, papa ko. And then, mamaya siya yung kasama nating magpaagaw ng coins. Pero dito tayo mag-umpisa sa bahay, syempre. 10 minutes bago mag Happy New Year. And ito yung mga handa namin, guys. Parang dinaanan na ng bagyo, no? Pero, yeah, konti lang nabawas namin technically sa niluto ko for this night. At I don't know kung paano ko i-rep to mamayang gabi. So yun guys, next clip natin, magpapaagaw na tayo ng barya dito sa mga bahay-bahay. Pero dito mo tayo mag-yumpsa sa bahay. Okay guys, it's time para mag-share ng blessing or ito yung pamahiin ng mga Jacob. Year-year, no, hindi man natin mabigyan ng maraming pera to mga kapit-bahay. Pero by the use of this coins, sana ma-share natin kung ano yung blessing na pumasok sa atin this year sa mga kapit-bahay natin dito sa Solid. So, isa na natin mga ka-Jojanic. 12 January 1, 2021. Yeah.
natin, or let's say yung swerte natin sa buhay na share natin sa kanila, no? Kahit na nagkaroon tayo ng pandemic, no, be thankful dahil hindi tayo nagutom, and yeah, at the same time naging blessed naman yung naging buong taon natin, no? So that is it for this vlog, mga ka-J Channel. Kung natuwa kayo dito sa video na to, please hit like, comment, and subscribe. So that is it for this vlog. Again, this is your John Jericho Jacob, your daily vlogger, signing out.